Niyanig ng magnitude 6.3 na lindol ang lalawigan ng Batangas kaninang alas 7.43 ng umaga. Ayon sa FIVOX, natukoy ang epicenter ng lindol 11 kilometro sa kanluran ng Calatagan, Batangas. May lalim ito na 102 kilometro at tectonic ang dahilan. Naramdaman din ng lindol sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Naramdaman ang mga sumusunod na intensity sa iba't ibang lugar. Intensity 4, Lemery at Malvar sa Batangas, San Pedro sa Laguna, Maynila, Marikina City, Quezon City, Cainta at Antipolo City sa Rizal at maging ang Pasig City. Intensity 3 naman, Caloocan City, Tanay Rizal, San Jose del Monte City at Plaridel sa Bulacan, Gapan City, Nueva Ecija, Kabangan at iba pa sa Zambales o iba sa Zambales, Samal Bataan, Valenzuela City at Malabon City. Habang Intensity 2 sa San Isidro, Nueva Ecija at Alamino City, Pangasinan. Naitala rin ang mga sumusunod na instrumental intensities. Intensity 4 sa Bacoor City, Tagaytay City, Carmona, Cavite, Plaridel, Calupit, San Ildefonso, San Rafael at maging Malolo sa Bulacan, Guagua, Pampanga, Puerto Galera, Oriental Mindoro, Las Piñas City. Habang Intensity 3 sa Talisay, Batangas, San Jose, Occidental Mindoro, Dagupan City, Quezon City, Pasig City, Muntinlupa City, Marikina City at Cabanatuan City. Intensity 2 sa Rojas, Oriental Mindoro, Lucban, Quezon, Baler, Aurora at sa Palayan City. Intensity 1-1 sa San Jose, Nueva Ecija, Gumaca, Lopez at Lucena City, Quezon. Samantala, sinabi ni FIVOX Director Renato Solidum na dahil masyadong malalim ang lindol, wala rin inaasahang pinsala ang lindol. Wala rin anyang banta ng tsunami, subalit asahan na ang mga aftershocks. Patuloy ding nagpaalala si Solidum sa publiko, dapat laging nakahanda sa posibleng pagtama pa ng mas malakas na lindol. Aniya, ang Manila Trench ay posibleng magdulot ng magnitude 8.3 na lindol kapag ito ay kumalaw. Ang pinanggalingan po kasi ng lindol ay Manila Trench. Okay. No, at ang Manila Trench ay isa sa mga earthquake generator na ginagamit natin sa earthquake scenario para paganda sa paglindol dito sa Kamaynilaan at ibang bahagi ng Luzon. Ang kaya po talaga ng Manila Trench ay mataas. Kaya po niya ng magnitude 8.3 to 8.5. So, hindi man natin masasabi kung may mas malaki pang susunod kaagad-agad, mas malamang wala, pero hindi natin masasabing hindi imposible. At yung malakas na paglindol ay pwede naman talaga mangyari sa Manila Trench. Kung mapabatangas man o ilang bahagi ng Mimaropa, Regions 4A, Calabarzon, o Metro Manila or Central Luzon, sa naman pong lindol kanina hindi damaging. Ang importante lang maging reminder sa atin o paalala ito na ang mga malalakas na paglindol ay paminsan-minsan dumarating na dapat ready talaga tayo mag-react ng tama. Mabuti na lang kanina, hindi gito, ganito kalalim. Kung ito pong 6.3 ay mababaw, ay marami pong damage yan.